Yo, what's up? Kayo po ay nanonood ng Boy TV at huwag sana nating kalimutang mag-subscribe. Balik naman tayo mga kapatid sa ating lokal na mga manlalaro at pag-usapan nga natin itong pambatong team na Gilas Pilipinas. Natalo nga ang ating kupunan sa naganap na FIBA World Cup at ang masaklap nga nito ni isa lang mang panalo wala nga tayong nasungkit. At ang napakasaklap rin mga kapatid masyadong malayo nga ang mga puntos o lamang ng mga kalaban natin. Kumbaga nagmukha tayong pipitsugin sa ating mga laban sa World Cup. Kung ating ang nakita o nabalitaan ang mga reaksyon ng mga fans, lalo na ang mga fans ng ating pambatong team na Gilas Pilipinas, samot saring batikos o pagkadismaya ang natamo ng ating team nang dahil sa kanilang naging performance. At ang malupit pa nito mga kapatid ang nakikita ko na sinisisi nga lagi ang ating coach na si Yeng Yao. Hindi naman natin masisisi ang mga panatiko kung ito ang kanilang nakikita. At karapatan din naman nilang magsalita kung ano ang kanilang nakita na mga kakulangan sa ating kupunan. Pero ito naman opinion lang din naman ng mga panatiko. Pero wag naman sana nating isisi lahat-lahat kay coach dahil syempre hindi niya din ine-expect na ganito kalakas talaga ang mga naging kalaban natin sa World Cup. At ito nga ang ating tatalakayin ng mga posibleng maging coach ng ating pambatong team sa susunod. Dahil kamakailan nga din, nag-resign na nga ng tuluyan itong si Coach Yeng. Hindi natin alam kung sinisiba nga din siya o nasisi sa kanyang lahat kaya siya biglang nag-resign. Pero gayunpaman, siguro ginawa din niya talaga ang lahat ng makakaya niya. Pero yun nga lang, hindi talaga kinaya din. Ito na nga ang mga posibleng susunod o mga matutunog na pangalan ng mga coach na papalit kay Coach Yeng Yao. Ating isa-isahin para malaman natin ang kanilang mga kakayahan at kung pwede nga bang pang World Cup ang mga teknik nila o pwede ba talagang isabak sa mga ganitong World Cup na kompetisyon na klase ng pagko-coach. Unahin na nga natin itong si Coach Tab Baldwin. Lilinawin ko lang mga kapatid bago natin simulan na hindi ito in order ha, na kung sino ang nauna o nahuli, yun ang pinakamagaling. Random po ito. So si Coach Tab nga, alam nating madami na ang napatunayan nito sa larangan ng pagko-coach sa basketball. Madami nga itong nakuhang parangal mula pa sa Australia. Naging 4 na beses nga itong naging Coach of the Year sa NBL sa Australia. At hinawakan niya rin ang kupunan ng New Zealand noon mga kapatid. So in terms of capability, no doubt talaga ang mga nagawa ni Coach Tab. Pangalawa, si Jimmy Alapag po mga kapatid. Alam naman nating naging Gilas na manlalaro rin ito at naging captain pa ng kupunan ng Gilas. Former MVP din ito at naging assistant coach din ito mga kapatid ng Gilas at maging sa SMB. Nakapag-champion na din po ito ng kupunan sa Alab Pilipinas at siya nga ang head coach nito. So sa kakayahan, para maging next coach ng ating pambatong team na Gilas Pilipinas, wala ring duda ang kakayahan ng isang Jimmy Alapag mga kapatid. Pangatlo, alam natin ang isang Toe at sa tingin ko din maraming gusto na siya ang maging sunod nga na Gilas Pilipinas head coach. Ito po ay walang iba kundi si Coach Tim Cone mga kapatid. Kailangan pa ba nating malaman kung capable ba itong si Coach Tim? Well, sabihin na din natin ang mga nagawa ni Coach para sa mga hindi nakakaalam. Si Coach Tim nga po ang nag-iisang head coach sa PBA na naka-grand slam ng 2 beses. Naging PBA Coach of the Year ng 3 beses at natulungan niyang makakuha ng bronze medal ang ating kupunan sa Asian Games noong 1998 nung hinawakan niya ito. At siya din ang may pinakamaraming championship na head coach sa PBA. 21 times lang naman ang nasungkit niya. Siguro naman wala na tayong masasabi pa kay Coach Tim kung capable nga ba itong hawakan ang Gilas Pilipinas team. At award niya na lang mismo ang magsasabi kung karapat dapat nga ba siya, di ba? Pang-apat, matunog din nga ang pangalan niya. Ito nga po ay si Coach Ryan Gregorio. Kasama na din po itong si Coach Ryan sa Gilas sa mga coaching staff nila last year pa. 3 beses din itong nakasungkit ng kampyonato sa PBA at 3 beses din po itong naging Coach of the Year. At alam din naman nating medyo dikit nga itong si Coach Ryan sa SBP dahil siya nga din ang special assistant ni SBP President
Alpanlilio. So kaya malaki din ang posibilidad na siya ang humawak susunod sa ating Gilas Pilipinas na kupunan. Para sa inyo, sino kaya ang karapat-dapat na maging susunod na head coach ng ating Gilas Pilipinas team? Ikomento lamang po natin ang ating mga ideas sa ibaba at babasahin po natin yan. Once again, like and share mo na rin kapatid. At huwag kalimutan na mag-subscribe. Cheers!